Kate Ann, hindi ka natatakot? Mga sundalo ang mga niloloko mo? Sir, hindi ko po yung niloko, sir. Diyos ko po. Marami din po siyang naloko sa kanila. Dati po siyang nakatira sa Laguna, yung may nag-concern citizen po na nagsabi sa akin. Ngayon po, iba-iba po ang statement niya na kung saan po siya nakatira. Maraming monetes na nagsabi kanina pag gusto din makita yung picture ni Ma'am Kate. Sige. Sure kayo, hindi ka nagkamali. Odette? Ang kapal ng mukha niya, sir, sobrang... Bakit gagamitin ko yung pera mo? Yung pera mo, binili ng kahoy, hindi ko kung saan ginamit. Dahil papatunayan ko yan, magkaso ka ngayon din. Nag-complain siya dyan, tama siya. Nag-complain siya para magpasikat dyan. Hindi ganun. Private Pabalati, sir. Magandang hapon po, sir. Good afternoon po, Sir Api. Sir, paano niyo po nakilala si Kate Ann Madraga? Bali po sa FB po na kami nagkakilala po. Nung makilala niyo po siya, niligawan niyo po siya, nagligawan kayo sa FB? Opo, tinatanong ko po siya kung may boyfriend siya, yan. Kung basta po yung tinatanong ko po siya. Okay, pero nung mag-uusap kayo, yung po sir ay video call. Nakita niyo po yung itsura niya? Opo, video call po. Tapos makailang beses din po kami nagkikita ng... Nakita na po kayo in person, face to face, sir? Opo. Ah, nakita na kayo in person? Opo. Nakapag-date na kayo? Hindi po kami nakapag-date ng asa ano po yung regular date po na... Bakit po? Nakita kayo? Paano po yung magkita kayo? Nag-usap lang kayo o nag-dinner? Nag-usap lang po kami. Wala pong nangyari? Tapos, yun po, yung pinag-usapan po namin about dun sa business niya po. Ah, may business po siya? Opo. Gusto ko lang liwanagin, sir, ha? Wala pang nangyari sa inyo? Wala pa naman po. Ilang beses po kayo nakita in person? At pinag-usapan yung business? Mga 8 beses na po. Actually, ano po, kahit nung una po kami nagkakilala po, nag-usap na po kami tungkol sa business po. Okay. At nang dahil po doon, ibinigay niyo po yung inyong ATM sa kanya. Pinahawak niyo sa kanya yung inyong ATM, tama? Opo, pinahawak ko po sa kanya po. Ano na po yung business? Which is yung kahoy po. At saka mayroon pa po siyang sinasabing yung milk tea. Milk tea at saka kahoy. Okay. Umabot po sa 309,000 ang mga nawido niya po sa inyo pong ATM. Tama? Okay. Ano nangyari, sir? Nalaman mo na hindi pala siya totoo sa iyo kaya nagkahiwalay na kayo? Yung una po, medyo unti pa lang po yung mga doubt ko po sa kanya. Pero nung habang tumatagal po, yun na nga po, parang nagtataka na rin po ako sa mga kinikilos niya po. Kasi minsan po, pagtatawagan ko siya, sasabihin niya palagi siyang busy. Mm-hmm. Tapos, minsan naman po, yung gabi na madaling araw, inabot ng madaling araw po, nag-video call po kami. Kate Ann, magandang hapon po, ma'am. Hello po. Okay. Sa kabilang linya, ma'am, si Private Juvic Pablati, kilala niyo po siya? Yes, sir po. Okay. Ang kanyang reklamo ay nakapag-video na po kayo ng 309,000 sa kanyang ATM and then nahalata niya na niloloko niyo lang siya. Hindi po, sir, hindi po yun. Hindi po yun, sir, totoo. Ang totoo niya po, sir, gustong-gusto na po nilang ibalik yung pera. Once, since alam po nila na illegal po yung kahoy na binili nila, siya po yung unang nagsabi na mag-i-invest siya. At kahit pupuntahan po nila yung kahoy, sabi ko po sa kanila, alam niyong illegal yan, kung gusto niyong mabawi yung pera niyo, kunin niyo yung kahoy doon. Kunin niyo yung kahoy at wala na akong pakialam kung gusto niyo agad makuha yung kahoy niyo. Sabi ko kahit kayo na ang mag-deliver, sir, yun po yung sinabi ko sa kanya. Hanggang hindi po nila naiintindihan yung sinasabi ko, kahit po lahat ng chat namin, ikunin niyo po sa kanila. Teka muna, ma'am, kayo po yung nag-withdraw ng pera sa kanyang ATM. Bakit napag-uusapan natin ngayon tong kahoy na illegal? Anong kinalaman ng kahoy na illegal doon sa pag-withdraw mo ng mga pera sa kanyang ATM card? Yun po, yung pong pera na yun, sir. Sabi niya po, ikaw na ang mag-withdraw ko ng... Yun po yung pambayad po niya sa kahoy. Yun po yung in-invest niya po yun, sir. Wala po diyang involved na kahit na ano, na kung saan gagamitin yung pera, kundi din lang po sa kahoy. Okay, sandali lamang po. Private Juvic, ibinabalik niya sa inyo yung inyong akusasyon na ikaw raw ang may kasalanan dito dahil gusto mo mag-invest sa isang illegal na kahoy. Ano po? Yung una po niyan po, hindi ko po alam kung illegal po ba o kung ano po yung sinasabi niyang kahoy kasi po, sinasabi niya po, meron daw po silang furniture. May furniture shop? Opo, furniture po na, yun nga po, yung araw na din po nun, nag-video call po kami, tapos may sinend po siyang video na tinatanong ko po siya kung busy siya,
Tapos nag-send po siya ng video na may sinasalansan po sila ng kahoy nung mga bandang alas 3 ng umaga po. Okay. So yung kahoy na binili nila, walang kinalaman doon kung sino yung pinagbilhan. Basta sa iyo yung pera lang. Ganun ba yon? Opo. Wala pong ano po. Hindi ikaw ang nagturo sa kanila. Hindi ikaw nag-canvas. Hindi ikaw nagkipag-usap, nagkipag-kontrata, nagkipag-pirmahan doon sa mayari ng kahoy. Kahit po resibo o ebidensya po na nagpapatunay po na nabili yung kahoy o kahit okay. Ano po pong mga... Gusto ko naman siguro. At hindi mo nakaharap yung mga nagtitinda ng kahoy kung sino man yung mga yon. Hindi po. Okay. Hindi rin po. So, Kate, yes, hindi mo pwedeng mayugnay dito si Private Juvic sa mga sinasabi mong illegal na kahoy. Wala siyang kinalaman dito. Kahit saan korte makarating, ma-absuelto siya rito dahil hindi naman siya nakipag-usap sa mga tao na... Nagbebenta ng illegal na kahoy kung illegal man yun na sinasabi mo. Oo nga po sir, pero po siya po yung nagsabi na dun po ilaan po yun. Tapos po, habang nagtatransak po ako sa ibang tao, tinatawagan ko din po yan sir. Alam na po yun sa sarili niya, nililinis lang po niya yung pangalan niya dahil kung ano na po niya sinasabi sa akin. Sandali lang Kate, you know better. Now, sinabi niya, sige, bilhin mo yan ng kahoy, yung perang na-withdraw mo sa ATM ko. It doesn't mean na ang gusto niya, bibili ka ng kahoy na illegal. Bakit niya gugustuhin yung sundalo siya? Why would he do that? Siyempre, gusto niya yung legal na kahoy. Sir, hindi po, sir. May at saka, ma'am, nasa i-discarte mo yon na para bumili ka ng kahoy na legit na para magamit mo sa inyong furniture business. Pero sa nakikita ko, ma'am, nililist mo yung issue eh. Hindi po, sir, yun para sa furniture po. Para po yun sa babagsakan lang po yun ng mga kahoy. Mga dos lapad lang po yung ibabagsak. Hindi po yun para sa kaya, furniture. Para saan yung mga kahoy na binili mo? Yun po sir, para po talaga yung sa pambiyahe, ibabagsak po namin yun sa ibang tao. Hindi po yun gagawing furniture o anuman. Hindi ko po okay, ganito na lang. Since ikaw nag-withdraw ng pera sa ATM, dapat ibalik mo. At ikaw nang bahala tumugis doon sa mga tao nagbebenta ng illegal. At pwede pa siguro kitang tulungan kung talagang totoo ang sinasabi mo. Tugisin yung mga nagbebenta ng illegal na kahoy. For the meantime, yung perang i-withdraw mo sa kanyang ATM, pakibalik lang. Otherwise, magkakaroon ka ng kaso. Opo, yun nga po yung sabi ko sa kanya. Sir, kaya nga po kanina, nag-consult po ako kanina sa attorney. Yun po yung sinabi sa akin. Sabi nila sa akin, pwede mo namang hindi ka usapin sila eh. Pero sabi po ng mga staff niya, depende sa aming sarili mo. Tama nga ma'am, tama nga. Binigyan kita ng pagkakataon para makapagsalita. Ang sabi po sa akin ng attorney kanina, sir. Sige. Anong pangalan po ng attorney ninyo? Si ano po, sir, si Alvin po. Attorney Alvin, ano apelyido? At anong telephone number ni attorney, kausapin ko? Tawagin niyo rin si attorney Gary Tungol ng AXIS para panyero to panyero mag-uusap. Alvin M.S. Conde po, sir. Ano? Alvin M.S. Conde. Alvin Esconde. Siya yung abogado nyo. Hindi po, sir. Doon lang po ako nag-consult kanina. Tapos kung daw po magkakasuhan, tsaka ako na lang daw po siya kunin. Okay, meron ka number niya. Hindi ko po, sir, nakuha kasi nag-walk-in po ako doon kanina po nung may tumawag sa akin. Nagpunta po agad okay, ako doon. Okay, sige. Well, pag nadimanda ka, sige, karapatan mo na kunin sino man abogado ang gusto mo. Pero ito mangyayari ngayon. Tutulungan namin tong si Private Juvic na magsampa ng kaso against you. Gusto mong kausapin siya bago magsampa ng kaso? Go ahead po, Private. Sir, kasi, hindi na po, sir, kasi puro kasalingalingan na po. Kung gusto nila po nakasuhan, sige po, kakasuhan ko din po sila kasi yung po mga sinasabi nila, hindi bahala na lang din po yung attorney ko yung makipag-usap sa attorney. Ano pa ikakaso nyo kay Private Juvic? Hindi ko po alam, sir, basta magkukonsult po muna ako. Kukonsult ka? May pangkonsulta ka ba? Opo, sir. Oh, imbis na magkonsulta ka, magpagod-pagod ka pa, ibalik mo na lang pera, di tapos. Ito, ito, hindi ko alam kung yung kausap mo ba talaga ay tunay na abogado. Hindi, ito, tunay na abogado to, sertipikado. Attorney Garrett Tungol ng AXIS Party List, magandang hapon. Yes, magandang hapon, sir. Attorney Garrett, sa napakahabang panahon na, withdraw ito sa ATM, itong si Kate, sa ATM ni yes, Private Juvic, although binigay ni Private Juvic yung ATM niya dito kay Kate, pero sa kanyang pagkaakala, ito ay bibili ng negosyo or pang negosyo dahil na napamasya rito. Yung pala, hindi naman pala totoo ang pinagsabi ni babae dahil gusto lang siyang perahan. So meron bang kaso dito sa babae? Yes, meron sir. No, this is estafa by false pretenses. Kasi kailangan, ano ba ang purpose kung bakit binibigyan ka ng access sa pera? One is that ang declaration is magtatayo po ng business. Mm. Eh dito, mukhang wala namang business or wala man lang attempt to put up a business na nangyari. So definitely, there is deceit here. May pangloloko, Sir Rafi. Ang ginamit niyang pang-convince, ayun nga, this is for us, this is our future, tatayo ako ng business. Mukhang wala naman. Mukhang pang-sariling intention lang ang ginamit. So again, there is estafa. Ilan taon ba pag-estafa? 300,000 pinag-usapan natin dito, ha? Wala pa pong mga 4 years ang 300,000 for estafa, Sir Rafi. Kasi it would depend on the amount po.
may mga thresholds po yan sa ating batas at ginagraduate po yan depending on the amount na nakuha na nakaw. Okay, sige. Sandali mga Atty. Garrett. Kate, napabuti pang ibalik mo na lang yung pera kasi para wala alam mo, ikaw lang naman yung nagpahaba. Eh, pinahaba mo lang. Parang kang nagpapasika sa totoo lang. Dahil alam mo yung combo natin. Ilang beses mo nang pinapangako na ibabalik mo pero ang tagal na ng araw hindi pa mga balik sa akin yung pera. Alam mo nung nakuha yung pera? Nabili na yung kahoy, nabili na yun. Late na yung bayad mo. Tapos sasabihin mo, wala. Walang evidence ano yung pinanggastos mo pa? Pinanggastos mo pa ang pangbayad ng ngipin mo? Kaso ko na yun dahil diba sa akin yung galing mo? Okay, sandali ba? Sandali pa. Okay, maraming monetes na nagsabi kanina pag gusto din na makita yung picture ni Ma'am Kate. Sige. Sure kayo? Hindi kayo nagkamali? Odette, sure ba kayo? Sandali lang. Baka nagkamali kayo? Sandali. Ano yung picture na yun? Ito, Idol Raffy. Sinend po yan ni Ate Kate dito kay Juvie kasi nga daw po papaayos nga daw po siya ng ipin. Yung pinang-ayos po niya ng ipin daw po as per Sir Juvie ay kinuha niya po dun sa ATM ni Juvie. Bridge. Opo, bridge. Tapos ito po sinend din po ni... Okay. Opo, meron din pong copy si nanay okay. ni Juvie. Attorney Garrett. Yes, sir. Okay. Yung parang pambilisan ng negosyo, pinang pustiso nito si girl. So, kastama talaga ito. Yes, sir. Kasi ang purpose naman is para sa business. Hindi naman ibebenta yung ngipin siguro. So, hindi naman po pasok dun sa reason kung bakit niya nakuha yung pera. Again, buhay po yung pangloloko. May deceit, which is the essential element po ng estafa. Tuloy po yung kaso natin dyan. Ano ba, worst case scenario, pwede ba yung ngipin? Sabihin na lang ito ni Kate kasi bridge ito. Mahal nga talagang bridge. Tanggalin yung bridge at ibalik na lang. Ipahila na lang natin yung ngipin, sir. Okay. So maliwanag na estafa to talaga, Atty. Garrett, ano? Kasi may panluloko po. Again, yung false pretense niya is magtatayo ako ng business. Bukang ang nayari lang yung ngipin, sir. So, ayun. Sige. Estafa. Salamat, Atty. Garrett. Tungo lang ako si S Party List. Private. So, pwede tayo magdemanda kung gusto niyo po. Opo, opo. Okay sa'yo? Therapy. Maliban yes, pa po din si Raffy, marami pong nagreklamo po sa kanya, nagsusumbong din po sa kanya, tungkol po sa kanya na marami din po siyang naloko sa kanila. Dati po siyang nakatira sa Laguna, yung may nag-concerned citizen po na nagsabi sa akin. Ngayon po, iba-iba po ang statement niya na kung saan po siya nakatira. Minsan po, sinasabi niya sa Tanay Sampaloc, Rizal siya nakatira. Sumunod naman po, sabi niya may bahay sa Bulacan. Okay. Tapos, yung concerned citizen po, ang sinasabi niya naman po, meron po siyang bahay sa Laguna at isang taon na rin daw po siyang pinaghahanap. Sige, nagsasalita si Kate. Kate? Sir, ang kapal na mukha niya, ano sinasabi niyang galing sa bridge yun? Siguraduhin niya, sir, na galing yung pinagpa-bridge ko sa pera niya. Ang kapal na mukha niya, sir, sobrang... Bakit gagamitin ko yung pera mo, binili ng kahoy, hindi ko kung saan ginamit. Dahil papatunayan ko yan, magkaso ka ngayon din, lalabanan kita. Yan ang sinasabi niya. Sige, saan ka kumuha ng pera pang pa... pampapustiso para hindi sir, ka na maging bungal. Ako po naghahanap buhay po. Ako nagkakahoy po talaga ako. Sige, ano pong hanap buhay niyo, ma'am? Yun po, sir. Yung pong laging. Laging? Ang kapal ng mukha niya. Okay, sige. Saan po kayo naglalaging? Sa Cagayan po, sir. Cagayan. Anong pangalan po, na inyong laging concession? Hindi po yun, sir. Yung po ay yung pong minsan po napapaputol ako tapos pinapadeliver ko lang oh, po. So, ibig sabihin, illegal laging ka. Nag-illegal laging ka. Kasi kailangan meron kang concession, meron kang permit. Laging concession at permit. Hindi sir, meron po yung cutting to permit saka transportation kaya nga, permit. Kaya saan ka nakuha ng cutting permit? Sino nagbigay siya ng cutting permit? DENR po sir. Ano ang pangalan nagbigay, nagbigay siya ng permit? Pwede mo ba kayong padalahan ng kopya ng permit? Sir, ang nagpapaputol po kasi nyan, yun pong mismong pinapagbilhan ng lupa. Anong kahoy po, hindi po ako. Ako po yung taga-transport. Ma'am, pag nagbigay ka sa akin ng mga pangalan, pati yun, madadamay sa kaso. So ibigay mo sa akin pangalan ng yung mga nagpapahintulot sa'yo magputol ng kahoy, yung sabi mo taga-DNA, nagbigay siya ng permit, lahat yun ibigay mo sa akin at pati sila mga kasuhan. Sige, ibigay mo yung mga pangalan isa-isa. Sasabihin ko na lang mamaya pagka off-air na po. Hindi pwede. Dapat transparent on-air. Hindi po, sir. Kasi po, yung pong kahoy na yun is mahogany po. Yung iba, illegal naman po talaga yun. Oh, alam mo naman pala illegal na mahogany. Eh, di lalo ka magiging dito. Legal po talaga yung mahogany na putulin po. No. Pag nagputol ka ng kahoy, kailangan mo ng permit. Ngayon, sabi mo may permit ka. Sino nagbigay sa'yo ng permit? Sino pumirma ng permit? Anong pangalan ng tao? Para pati yung kakasuhan namin. 3 months po yung processing nun bago po maibigay yung permit. Okay, sandali lang. Odette, yung maayos naman na picture para makita naman nila. Okay, yung maayos na picture. Ayan siya.
Oh, maganda naman pala may ngipin. Ayan, oh, maganda si Ma'am. Ma'am, in fairness, maganda ka raw, sabi ng netizens. Maganda na scammer. Ah, sabi ng netizens. Maganda raw po kayo na scammer, Ma'am. Hindi, kung gusto niya po, patunayan po niya, edi magkasuhan po kami sa korte dahil unang-una po, sinabi ko na sa kanya, kung anong gusto mong mangyari, sige, magkaso ka, lalabanan na lang kita. Saan ka ngayon nakatira, Ma'am? Para doon namin ipapadala yung ano, sa Pinas. Sabi mo nga, sige, lalabanan mo siya. Good. Yan ang okay. Gusto ko marinig. Saan po yung address okay. Para doon po namin ipadala yung Sampina? Sampaloc Tanay Rizal po, sir. Sampaloc Tanay Rizal. Sige, doon namin ipadala. Ang tunay mong pangalan is Kate Ann Madraga. Opo, lalabanan ko po yan, sir. Meron, kahit saan po kami yan magdating. Meron po dahil alam ko po, puro kasi nangwali nga yung sinasabi niya dahil siya ang complainant, siya na ang mananalo. Hindi po ganun yun. Private, anong gusto mong sabihin, sir? Meron po siyang dalawang ID na sinend po sa akin ng concerned citizen po na nagreklamo po. Ang isa pong ID is Acidelio po yung apelido niya. Yung isa naman po, Madraga. Okay, meron pang Acidelio. Okay, bakit ka gumagamit ng iba-ibang pangalan? Po, porque may ganun pong ID. Ako na po ang naggawa nun. Hindi po ako ang nagpagawa nun dahil po napakadaming naninira sa akin. Kaya sabi ko po, nung pong nakaraan, kinausap ko po siya, nagtanong po ako doon po sa Prame. Kaso po yung pinagtanungan ko po is IMEG. Ayaw po nila magbigay ng mga pangalan nila. Lumapit po ako doon, sir, para alamin ko kung ano ba talagang dapat kong gawin. Okay, sige. Anyway, ma'am, ipapadala po namin sa sinabi niyong address yung sa Pina. Kapag hindi po kayo umaten o hindi niyo po sinagot yung sa Pina, then ito po iaakyat sa judge. And pag umakyat sa judge, mawawaran po kayo. Once nawaran po kayo, ipapaskil po namin ang inyong litrato sa lahat ng social media accounts namin para kapag nakita kayo o may nakakilala sa inyo, nakita kayo, ititimbre namin sa mga pulis nang sa gayon kayo po idadamputin. Maliwanag, ma'am. At dyan, pwede mo nang kontakin si attorney Alvin Esconde tulad ng sinabi mo na legal Apo. Advisor mo. Apo. Okay. Sige. Sir Private. Sir Rapi. Sige po. Tutulungan po namin kayo makapagsampa ng kaso. Opo, Sir Rapi. Meron, bukod po doon, Sir Rapi, meron din po siyang, may silin sa akin yung concerned citizen po na picture nilang dalawang magkasama nung sinasabi po ng concerned citizen po na PSG po. PSG? Opo, nakasama niya din po. Oh, so ibig sabihin, mahilig to sa mga sundalo, Presidential Security Group. Bali po yung sinabi po ng concerned citizen po, nagreklamo din po sana yung ano, kaso po, hindi po nila magawang magreklamo kasi nga po, natatakot po sila siguro sa ano po. So, bukod sa iyo, meron pang isang miyembro ng Presidential Security Group. Meron po na sinend po sa akin na magkasama sila talaga sa personal po. Tapos may picture pa po sila. Kate Ann, hindi ka natatakot? Mga sundalo, mga niloloko mo? Sir, hindi ko po yun niloko. Sir, Diyos ko po, alam po niya ang lahat dahil yung pong boyfriend ko, kinekwento ko po sa kanya lahat po ng nangyayari. Okay. Lahat po yung kinekwento ko sa kanya. So, meron kang boyfriend ngayon na taga PSG, Presidential Security Group? Opo. Ano siya? Army, Marines, o PNP? Army po. Army. Anong pangalan? Sir, hindi naman po yung pinopoint doon eh. Hindi naman po siya kasali doon. Kung gusto niyo po siyang kausapin, tanongin niyo siya kung ano ginagawa ko sa kanya. Wala po. Hindi, kaya nga ma'am, gusto namin siya makausap, makuha yung side niya para alamin namin kung alam ba niya itong pinanggagawa mo dito sa kapwa niya sundalo. Kasi I'm sure sundalo din yung taga PSG. Sir, bibigay ko po sa kanya yung number niya. Pero po, syempre, sasabihin ko po muna sa kanya. Opo, opo. Syempre, ma'am, bilang isang sundalo rin, eh, he has to know na yung kapwa niya sundalo, iniloloko pala ng kanyang girlfriend. Sir, hindi pa po kami noon nung nagkakilala kami niyan. Pati hindi ko yan niloko. Anong rango po, nung ano, PSG? Sabi niyo po, Philippine Army? Private po. Army, private din. Okay. Sa tingin mo, magkakilala sila? Hindi po, sir. Okay. Saan siya kanino siya naka-detail? Sir, sasabihin ko na lang po yung off-air yung ano niya, yung pong... Opo. Mas maganda po yung hindi po yung sa ganyan. Kasi yung pangloloko po na sinasabi niyan, wag po, sir, sana, hindi wag po kayo magagalit. Wag niyo po muna akong i-judge. Dahil gusto ko pong patunayan sa court po. Kung magdadating kami sa court, dun ko po papatunayan lahat ng pinagsasabi niya po. Opo. Naintindihan ko po, ma'am. Karapatan niyo po yun, ma'am, na para opo, patunayan sir. Sa court. Hindi po, sir, sinasabi niya na porque nag-complain siya dyan, tama siya. Nag-complain siya para magpasikat dyan. Hindi ganun. Okay, wag niya po akong ano yun, sir, dahil kaya ko pong ipaglaban yung sarili ko kahit saan po kami magdating yan. Ma'am, hindi po siya nagpapasikat. Ang kanya lamang is inilalabas niya ang kanyang sama na loob. Hindi, sir. Nag-uusap po kami yan. Ustisya. Hindi, sir. Kinakausap ko po yan, sir. Sabi ko po sa kanya pag naibiyahe na, ay hindi niya po, pinapagpilitan niya po. Sabi niya, ayaw kasi kitang mapahamak, ganto-ganto. Sus. Meron pong conversation po na sinabi niya po, makailang beses niya na po sinabi na ibabalik niya po yung 300 ko. Na-deliver ko na, na-deliver ko na ba? Binibigay. Okay. So yung na-deliver ko na ba? May screenshot po kami na
conversation po namin na magkikita po sana kami sa IC Marikina. Kaso po, hindi po natuloy kasi po, hindi po siya sumipot. Tapos ang sabi niya po, ipapadala niya na lang yung ATM ko tsaka yung passbook ko sa Lalamove. May dumating po na Lalamove. Pagdating ko po dito sa ano namin po, sa unit po namin, may nag-abot po sa akin ng ATM ko. Tapos tinanong ko po kung ano pong address na nagpadala. Hindi, ang sabi po, nagkita lang po sila sa SM Masinag po. Okay, private pabalate. Sige, off-air, kukunin namin yung pangalan nung boyfriend niya ngayon na taga-PSG para ipaalam namin sa kanya o tatanungin namin siya yung PSG kung ano yung reaksyon niya na kayo ay niloko nitong si Kate Ann, kung alam na niya ba itong pinanggagawa ni Kate Ann sa inyo. Things like that, okay? Huwag mo ibabaw ang telepono and then pwede na tayong mag-umpisa magsampan ng kaso laban sa kanya. Last word, Ma'am Kate, anong gusto mo sabihin kay Sir Juvie? Huwag niyo pong sabihin na niloko dahil hindi naman po natin, hindi niyo naman po alam yung totoong istorya kasi para pong yung side niya lang po yung pinapakinggan niyo dito eh. Hindi po yung porque wala daw siyang nakita ganto-ganto, hindi po dapat tayo sa naniniwala basta-basta sa mga pinagsasasabi agad ng isang tao. Dapat po imbestigahan po kung gusto po nilang imbestigahan. Kaya nga po ang inuulit po yung sinasabi ko, kung gusto niya pong magkaso, sige po, haharapin ko po siya. Kaya nga po, 300,000 ang opo, nawawala sir sa kanyang ATM or na-withdraw mo sa kanyang ATM na sinabi yung pambili ng kahoy, samantalang wala naman palang kahoy. Pag naibalik mo yung pera, tapos na yung problema. Kailan mo ibabalik yung 309,000? Oh, hindi po, sir. Yung pong panghuhusga niya sa akin pagpaparatang na panluloko, ano pong may... Hindi, kaya naman para lumitaw na kayo po yung nagsasabi ng totoo, para opo, lumitaw sir na talaga wala ikaw, hindi problema nanduloko. Sabi ko po sa kanya. Sabi ma'am, ko po ma'am, sa kailan kanya mo ibabalik yung 309,000? Monday, sir, Monday. Monday, sige po. Pag binalik nyo po mo on Monday yung 309,000, so wala lang issue against you, okay? Oh sir, pero siya naman po yung bibigyan ko ng issue dahil yung pong mga paratang niya sa akin naman, luloko daw po ako. Hindi well, ko po yung niyo po yan, ma'am. Kontakin niyo po si Attorney X Conde kung sa tingin niyo po. Yes po, sir. Yung po yung sinabi ko po. Sige po. Hindi ko po siya papalagpasin, sir. Opo. For the meantime, ma'am, isoli mo po yung 309,000. Pag nasoli mo yan, then wala talang kaso na poproblemahin mula kay Private Juvic. However, kapag hindi mo na isoli yon, then may kaso ka. Okay? Okay po. Very good. Salamat po, Ma'am Kate Ann Madraga. Thank you din po. Good afternoon po. At Private Juvic, huwag mo ibawang telepono, kausapin kayo ng staff, okay? Private sir. Opo. Magandang hapon po at mabuhay kay mga sundalo, sir. Opo. Salamat po, Sir Rapi. Yes, sir. Kawawa naman tong si Private Juvic Pabalate. Ang hirap po ng buhay ng isang sundalo. Opo. Tuwing ikaw ay nasa field, sabi nga nila, yung isang paa mo ay nasa hukay. Kaya nga bayani itong mga sundalo natin. Tapos lulukuhin mo pa. Nakakawa naman. 309,000. Ang laking pera yan, oh. Ilang buwan niya yung pinaghirapan, pinagpawisan. That's big bucks. 309,000 na in love. Ang kasalanan nandito ni Sir Private Juvic Pabalate ay na in love siya. Yun lang talaga ang kasalanan niya. Umibig lang. Umibig lang siya. Kaso mali yung taong inibig niya. Ang ipinalit sa kanya, sakit ng dibdib at sakit sa bulsa.